Ang lagnat o fever ay isang karaniwang sakit sa mga bata at sa mga baby. Pero talaga namang nakakabahala kapag nilalagnat ang kanilang anak. Lalo na kapag nakikita nilang nahihirapan ang kanilang anak dahil sa lagnat ay talaga namang masakit sa kalooban. Kaya importante para sa mga magulang na malaman ang mga mahahalagang dapat gawin sa tuwing may lagnat ang kanilang baby. Una, syempre dito ang mga sintomas na mapapansin nila sa simula pa lamang ng pagkakaroon ng lagnat. Ang lagnat ng baby ay huwag isa walang bahala, kaya narito ang ilang mga sintomas ng lagnat ng baby na maaaring makatulong sa mga magulang. Mga sintomas sa lagnat ng baby: temperature na higit sa 37.8°C, kaya importante sa mga magulang lalo na kapag mayroong baby sa loob ng bahay ang pagkakaroon ng thermometer sa lahat ng oras. Ang thermometer ay isang device na nagsusukat sa temperatura ng isang bata o baby. Ang pagsusuka ay isa pang sintomas na may lagnat ang baby. Lalo na kung paulit-ulit ang kanyang pagsusuka ay talaga namang nakakabahala ang ganito. At maaari pang mauwi sa dehydration, pagsakit ng ulo, isa pang sintomas na may lagnat ang baby. Ngunit paano ba natin malalaman kung sumasakit ang kanyang ulo kung hindi pa naman siya nakakapagsalita? Pwede natin siyang obserbahan, mapapansin ninyo na parang hindi siya mapakali at paulit-ulit na umiiyak. Isang posibilidad na masakit ang kanyang ulo na sanhi ng nag-uumpisang lagnat, ang pagkawala ng gana sa pagkain o pagdidi ay isa ring sintomas na may lagnat ang baby. At mapapansin mo na mas gusto niyang magpahele sa kanyang magulang kaysa sa kumain o damid. Mga simpleng sintomas lamang yan na kapag napabayan ay maaring lumubha at ikapahamak ng bata. Kagaya ng nasabi ko, kailangan maintindihan ng mga magulang kung ano ang mga dapat gawin kapag napansin nila ang mga ganitong klaseng sintomas. Kaya naman narito ang mga sumusunod na tiyak na makakatulong sa mga magulang na maagapan ang lagnat ng kanilang baby. Mga dapat gawin kapag may lagnat si baby: paglagay ng cold compress sa noo. Makakatulong ito upang maibsan ang init na nararamdaman ng baby dulot ng lagnat. At makakatulong din ito upang makaiwas sa grabing pagtaas ng lagnat na maaaring mauwi sa kombulsyon, painumin ng gamot. Kung hindi pa nakapag-consulta sa doktor ay maaari ninyong painuman si baby ng paracetamol na angkop sa kanyang gulang. Sa pamamagitan nito, makakatulong ito upang pansamantalang mawala ang lagnat ng bata. Painuman ang bata ayon sa dosis nito isang beses kada 4 oras hanggang mawala ang lagnat. Pagpaligo sa baby sa pamamagitan ng binasang malambot na tela sa maligamgam na tubig. Mas mabuting manatiling presko ang pakiramdam ng bata upang makaiwas sa pagtaas ng lagnat na pwedeng mauwi sa kombulsyon. Pasuotin ang bata ng mga preskong damit, mas maigi kung puting damit, para maaliwalas sa pakiramdam. Mas maganda at makabubuti sa pakiramdam ng bata ang laging malinis at presko ang pakiramdam. Regular na pagpalit ng malinis na damit sa baby ay mainam rin na gawin sa tuwing may lagnat si baby. Hindi lang presko sa pakiramdam ni baby, makakaiwas rin siya sa mga bakterya na pwedeng dumapo sa kanya dahil sa may lagnat siya. Lagnat ng baby, mga dapat iwasan. Importante rin para sa mga magulang na malaman nila ang mga hindi dapat gawin sa tuwing may lagnat ang kanilang sanggol. Ano-ano nga ba ang mga dapat iwasan na gawin sa lagnat ng sanggol? Narito ang mga sumusunod: iwasan ang main item ang bata kagaya ng pagbalot nito gamit ang kumot. Kailangan manatiling presko ang sanggol upang maiwasan ang pagtaas ng lagnat. Ang mainit na pakiramdam ng bata ay magpapalala lamang sa kanyang kondisyon. Iwasan ang pagpalit ng gamot. Hanapin ang pinakahiyang na gamot para sa sanggol at huwag na itong palitan, maliban na lamang kung wala itong epekto sa kanya. Huwag paligoan ang bata ng malamig na tubig. Maaari lamang lumala ang lagnat ng sanggol kung papaligoan siya ng malamig na tubig. Huwag painuman ang sanggol ng iba't ibang gamot. Mas maiging ikonsulta muna sa doktor upang malaman ang pinakaangkop na gamot para sa sanggol. Lagnat kapag nangingipin. Ano ba ang nangingipin o tidang sa Ingles? Ito ay isang mahalagang parte sa pagdevelop ng bata. Karaniwan itong nagsisimula sa 6 na buwang gulang na sanggol, pero mayroon din namang 3 buwan pa lang ay nagsisimula na ang pagtubo ng ngipin. Ang lagnat kapag nangingipin ay natural lamang sa isang sanggol. Ngunit importante rin na malaman ng mga magulang ang mga sintomas nito dahil dumaranas ng lagnat ang bata kapag nangingipin. Narito ang mga sumusunod na sintomas: nahihilig mang agad ang bata. Isa lamang itong sintomas na nagsisimula ng tumubo ang ngipin ng sanggol. Natural lamang na reaksyon ng bata na idiin ang kanyang gilajed o kumakagat, paglalaway ng bata. Isa pang sintomas na nangingipin na ang sanggol.
dahil ito sa paghilig niya sa pangangagat na sanhi ng pangangati ng gilajid. Natural lamang itong reaksyon ng bata, lagnat, ito ang pinaka-importante sa lahat, at ito ang kinakailangan bantayan ng mga magulang. Kagaya nga ng sabi ko, ang simpleng lagnat na gaya rin ng pagtubo ng ngipin ng bata ay walang pagkakaiba sa ibang lagnat na maaaring magdulot ng panganib sa sanggol. For info more healthy tips, and for more healthy videos just click the subscribe button and the notification bell. Para maging updated ka sa ating next videos. Thank you for watching. Be healthy and live long. For info more healthy tips, and for more healthy videos just click the subscribe button and the notification bell. Para maging updated ka sa ating next videos. Thank you for watching. Be healthy and live long.